Kung sakaling mang lukuin siya ng kanyang maniligaw at ka-love team na si Mabi Legazpi, hindi nabibigyan ni Kylie Alcantara ng second chance ang aktor. Yan ang diretsang sinabi ng kapuso Sparkle Artist nang tanungin kung may pag-asa bang ipagpatuloy pa nila ni Mabi ang kanilang relasyon kapag nag-cheat pa ito sa kanya. Napag-usapan ang tungkol sa issue ng cheating ng mag-guest si Kylie sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda nitong nagdaang linggo lamang, August 21. At ang isa rin sa mga naging highlights ng kanilang diskusyonan with Tito Boy ay ang bagong issue na kinasasangkutan niya at ng kapatid ng kanyang jowang si Mabi na si Cassie Legazpi. Napag-usapan kasi sa isang bahagi ng panayam ni Tito Boy sa dalaga ang ibinigay na second chance sa kanyang mga magulang na nagkaiwalay at muling nagkabalikan para sa kapakanan ng kanilang pamilya. In short, malaking factor daw sa isang relasyon ang pagiging faithful sa isa't isa, lalong-lalo na sa kanilang mga trabaho bilang mga artista dahil ayon sa kanya, mas maraming mga possibilities daw na nagkakaroon ng lukuhan sa mga magkarelasyon. Ang dahilan na rin kasi dito ay maraming mga nagkakagusto sa kanilang mga kapwa-artista sa kanila at maging ang mga ordinaryong tao, particular na nga dito, ang kanilang mga fans. Tanong ni Tito Boy kay Kylie, meron bang magkagawa si Mabi na hindi mo kayang patawarin? Dito ay parang napaisip siya ng malalim sa mga naging katanungan sa kanya ni Tito Boy at ilang sekundo rin napaisip ang actress na si Kylie bago ito sagutin na parang sobrang seryoso ang muka na kaharap ang host ng Fast Talk with Tito Boy. Sabay sabing, alam niya naman po yun eh kung ano yung magagawa niya na hindi ko siya kayang patawarin at yun ay cheating. Kahit sino ba naman Tito Boy no, basta cheating na ang pag-uusapan sa isang relasyon, nakakadurog ito ng puso sa kung sino man ang masasaktan doon, particular na nga dito sa katulad naming mga babae. Dito, tinanong din siya ni Tito Boy kung mabibigyan ba niya ng chance si Mabi kung sakaling mangyayari ang mga bagay nito sa kanilang relasyon. Pero sabi ng actress, mukhang hindi raw niya mapapatawad si Mabi sakaling lukuhan siya nito dahil na rin sa mga past experience niya sa kanyang buhay. Nilinaw din ni Kylie na totoong magyuwa na sila ni Mabi at this point tulad ng naglalabasang balita. Aniya, chillax lang sila sa ngayon kung anuman ang meron sila at hindi rin na minamadali ang pagpasok sa seryosong relasyon tulad ng pag-aasawa. At sa puntong ito, tinanong din siya ni Tito Boy kung kamusta naman bilang tita ang ina ng kanyang boyfriend na si Carmina Villaruel. Dahil sa mga usap-usapang napakastriktong inaro ito sa kanyang kambal na anak na sina Mabi at Cassie Legazpi. Marami kasing lumalabas na mabalita ang tungkol nga sa pagiging meticuloso di mano ng aktres sa mga manligaw ng kanyang anak at partikular na nga dito sa babae niya and might as well din daw kay Mabi sa pagpipili nito ng mga babaeng pwede niyang ligawan. Dito, natatawa na lang mga aktres sa mga tanong sa kanya ni Tito Boy na parang nahiyang magbigay ng detalye tungkol kay Mina. Ang naging saad ni Kylie, alam mo Tito Boy, nung unang pagkakataon na na-meet ko si Tita Mina, a couple of years ago, medyo natakot din ako sa kanya. And I know naman kung gaano siya ka-versatile bilang aktres, not just an inner roles na kanyang ginagampanan, lalong-lalo na ang kanyang pagkakontrabida. Naniniwala naman ako sa sinabi ni Mab na bago niya ako ipakilala kay tita, kabaliktaran nga ang ugali ng kanyang nanay sa mga nakikita ko sa TV. At yun nga, napakabait pala talaga ni tita. Maasikaso at lagi kanyang kinakamusta personally and even in social media, kaya wala akong masasabi kay tita and might as well din po kay Tito Soren, napakabait niya po. Dito, hindi man lang niya nabanggit ang kambal ng kanyang nobyo na si Cassie at para sa kalaman ng lahat, nag-unfollow na si Kylie sa kanilang mga social media accounts at kinonfirm mismo ito ng actress kung makailan lamang dahil na rin sa napansin ito ng kanilang mga fans. Hindi idinetalye ng actress ang tunay na dahilan ng kanilang pag-unfollow pero sinabi na ng ilang mga showbiz reporter na parang hindi raw feel ni Cassie makisama kay Kylie bilang nobya ng kanyang kapatid na si Mabi. Samantala, nagpapasalamat naman si Mabi at Kylie sa lahat ng mga sumusubaybay sa kanilang rom-com series sa GMA7 na Love is Love at First Red na napapanood bago mag-24 oras. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.